Hello guys, Warly here from Dabinde Tech, and para sa video natin ngayon, i-unbox natin ang isang CPU na for sure ay nakikita nyo na madalas sa marketplace, ang Ovation CPU. So titingnan natin itong CPU na to kung legit ba to, scam ba, kung saan galing yung warranty, at syempre kung worth it ba itong bilhin. So maraming salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel despite na matagal tayong hindi nakapag-upload. At ito yung kauna-unahan nating video for this year. So marami tayong projects na naka-line up ngayon. So maraming salamat po at pasensya na rin kung medyo natagalan. So kung bago lang kayo dito sa aming channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming videos. So konting background lang kay Ovation Republic, isa siyang Singapore-based company na in-establish noong 2013 ng isang grupo ng PC enthusiasts para makapag-provide ng branded at quality products sa abot-kayang presyo. Nagre-range ang products ni Ovation from LCD panel, gaming peripherals, case, power supply, storage drives at ngayon ay CPU na. Before we start, this video is sponsored by cdkoffers.com. You can now buy an affordable and legit OEM Windows 10 Pro license key for around $20, and you can save more by using our discount code. Just type in WMD and click apply to get a 20% discount, and you can save up to $4 and buy a Windows 10 key at $16. At cdkoffers.com, you can buy a legit Windows 10 Pro OEM keys at an affordable price, and you can easily pay them via debit or credit card, PayPal, PayMaya, or even GCash. All the other details and links about cdkoffers.com are in the description box below. So ngayon, meron silang limang office. Yung headquarters nila ay obviously nasa Singapore. Meron din sila dito sa Philippines, sa Indonesia, Malaysia, at Vietnam. At meron din silang trademark registered of Singapore certificate para mapakita sa inyo kung gaano sila kaligid. Lastly, si Ovation din ang mga nag-distribute mismo ng mga Ovation products dito sa Philippine market, at meron din silang mga dealers na pwede mag-distribute ng Ovation products nationwide. At ngayon, kilala nyo na si Ovation Republic. So dito na tayo sa Ovation Ryzen CPU. So hawak ko dito is yung Ryzen 5 3600 sample natin galing kay Ovation. So by the way, meron din silang Intel CPUs na kagaya nito. Kung naka-follow kayo sa ating Facebook page, I'm sure na alam nyo na na itong CPU na to yung gagamitin natin doon sa matagal ko nang pinaplanong ITX or work from home PC. So abangan nyo yan. So sa loob ng box ni Ovation Ryzen 5 3600, syempre andyan yung mismong stock cooler from AMD, CPU ng Ryzen 5 3600 at yung mismong AMD sticker. So dito palang alam nyo na kung saan galing tong CPU na to. Wala nga lang siyang warranty card at user manual, pero okay lang naman yun. So balik na tayo kay Ovation. So sabi ni Ovation dito ay legit at galing kay AMD or Intel ang mga CPU nila. At binila nila ito ng bultuhan similar sa mga OEM tray type na nakikita natin sa ibang mga sikat na retailers. So sa mga nakakaalam ng tray type CPU, ito yung mga CPU na galing pa rin mismo sa mismong manufacturer, pero is either gagamitin nila sa ibang produkto like pre-built PC, laptop, or i-re-rebrand ito at binili ng bultuhan. Linawin lang natin ang konti ang OEM tray type at box type na madalas nyo maririnig sa mga retail shops. Based sa research ko, ang box type CPU ay of course merong box na may branding ng mismong manufacturer at dumadaan sa mga authorized retailers, at yung warranty ay yung mismong manufacturer ang nag-o-offer. So compared naman sa mga OEM tray type, binibili nila ito ng bultuhan para makamura. Syempre from the name itself, walang box or ibang accessory minsan, wala pang cooler na kasama. Kaya mas mura at yung warranty niya ay manggagaling mismo doon sa pinagbilhan nyo. Kagaya ng warranty na ino-offer ni Ovation, which is 2 years warranty. Hidagdag ko lang dati na may nakikita akong CPU ni Ovation na ibang cooler yung nakalagay sa box. Pero dito sa sample natin ay yung cooler mismo ni AMD, which is really good. Hindi ko lang sure kung syempre compared sa dati baka nadagdagan yung price. Pero kahit ganun, mas mura pa rin siya compared dun sa retail unit na galing kay AMD or Intel. So ito nga yung mga tinatanong ng iba na bakit daw yung dun sa picture na meron ako is stock cooler yung gamit, and sa kanila is parang custom cooler or gawa ni Ovation yung cooler.
So, sa testing, syempre, di naman sapat na puro explanation lang tayo dito sa video na to. So, una kong ginawa dito is in-install ko siya sa ating ITX build na X570i Aorus motherboard. Sa BIOS, makikita naman natin na nade-detect siya na maayos as AMD Ryzen 5 3600 with the same clock speed sa website ni AMD. So, binenchmark ko din ang Ryzen 5 3600 natin galing kay Ovation sa ilang benchmark softwares at dahil wala akong retail unit na Ryzen 5 3600, kinumpare ko na lang yung data na pinublish ni Guru3D na isang sikat na review website. Disclaimer lang dahil nga syempre iba din yung testing methodology nila at parts ng ginamit, ang purpose ng comparison natin is para mapakita ko kung magkakaroon ba ng malaking diferensya pagdating sa retail versus yung kay Ovation unit sa multi-core at single-core performance. At idagdag ko lang na ilang weeks ko na rin na tinetesting si Ryzen 5 3600 Ovation at wala naman ako na experience na issue, fluctuations sa temps, or kung ano mang abnormalities sa performance ng CPU na to. At yung video na to ay nirender ko gamit din ang Ryzen 5 3600 Ovation CPU. So syempre, pagdating naman sa warranty, isa rin yan sa madalas itatanong ng mga tao. So dito sa warranty, yan ang naging biggest compromise ng mga 3-type CPU na kagaya ng kay Ovation. Kagaya nga na in-explain ko kanina, ang box type ay galing mismo sa manufacturer at kumpleto ng warranty na 3 years compared sa 3-type na CPU na walang warranty sa mismong manufacturer. Pero kung defective yung item or nasira habang sineship sa'yo, so si Ovation ang bahala dyan dahil meron silang 2 years warranty na ino-offer sa kanilang mga CPU products. Compared sa mga sealed box like AMD or Intel na manufacturer mismo nagbibigay ng warranty at dumadaan lang sa mga retailers, dito sa 3-type, ang magpo-provide talaga ng warranty niyan kagaya ng sinabi ko pa kanina is yung mismong pinagbilhan nyo. So just in case na may napagbilhan kayo ng Ovation CPU, sinabi nyo hindi gumagana, papawarantin nyo, at ayaw tanggapin ng mga shop na pinagbilhan nyo, pwede nyo i-message directly yung Facebook page ni Ovation Republic. So nandyan yung link sa description para ma-address yung issue nyo. Lastly, pagdating naman sa price, syempre dahil wala yung branded sealed box at original warranty ng manufacturer, ay may expect natin na mas mura si Ovation CPU compared sa mga sealed box CPU ni AMD or even Intel. At dahil na rin sa nangyayari sa mundo, super taas ng mga prices ng PC parts ngayon at ang original sealed box ni Ryzen 5 3600 ay nagre-range pa rin ata ngayon at around 14K at si Ovation naman ay 12,800 something yung price. So ano masasabi nyo dito kay Ovation Ryzen 5 3600? I-comment nyo lang ang opinion nyo or tanong nyo sa baba at itatry ko sagutin yan. So para sa akin, recommended pa rin kung syempre bibili kayo sa mga mismong authorized retailers, lalo na sa mga taong may doubt at naniniguro, dahil hindi naman talaga natin maiiwasan yan lalo na sa panahon ngayon. Mas gugustuhin natin maniguro dahil pera natin yan at naghirapan natin. Ngayon, kung kagaya ko naman kayo na medyo tight sa budget at medyo maalam naman pagdating sa PC parts, pwede nyong i-consider si Ovation Ryzen CPU kasi galing pa rin naman yan kay AMD or Intel
At kita nyo naman sa mga simple test na ginawa natin is andyan naman yung patunay na talagang gumagana siya. Yun nga lang, syempre malaking difference yung warranty. So ginawa ko tong video na to para malinawan ang lahat about sa CPU na nasa Facebook Marketplace ngayon at magkaroon kayo ng knowledge kay Ovation Ryzen CPU. So gagawan ko pa rin ito ng follow-up video siguro after 6 or 9 months para malaman nyo din yung mga ma-encounter kong problema dito sa CPU na to habang ginagamit ko. So maraming salamat sa panonood and huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at huwag nyo rin kalimutan suportahan ang aming channel sa paggamit ng affiliate links na nasa description below. Hanggang sa susunod na video, paalam!